Techies! Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So it's me again, Liz of Liz Tech. No, for today's video is may another pahabol na naman akong smartphone na pinakamura na i-review ngayon. Kasi marami sa inyo nag-request na Ate Liz mag-review ng mga murang smartphone. So kaya naman, eto guys, is an ITEL brand again. Yes guys, last time I reviewed ITEL Vision Plus, right? So this one guys, ang i-review ko naman is the ITEL Vision 1. So if you guys see in the screen, makita nyong, ayan, same itsura ng box, sa likod yung specifications, isa-isahin natin to mamaya. And ayan, excited ako guys na share naman to sa inyo kasi affordable lang talaga siya. Like, nagkakahalaga na siya ng 3,990. So huwag natin patagalin pa, magsimula na tayo. Vision 1 or ITEL Vision 1. Ito na, i-unbox natin siya. And the color, of course, that I have is, again, same gradient purple. And as we take this off, ay makita nyo guys my phone. Ayan, ito na yung phone and set aside to sit sa other accessories. So, meron tayong mini box. Sa mini box naman niya guys, nandito yung clear case, warranties, and the quick guide. Okay, nandito yung wall adapter. So, micro USB pa yun po si Vision 1. Ayan, so meron tayong free earphones din. So, wala nang laman ang mini box. So, let's go on directly sa unit guys. So, here we have the Vision 1. And nakalagay nga dito, diba? It has HD plus 6.088 inches screen display. So, ngayon, ito na yung itsura ng kanyang gradient purple. So, kakaiba na naman siya, guys. So, kung naalala nyo yung gradient purple na Vision 1 Plus, may purple tsaka pink sa ibabaw. So, dalawang color, no? Combination. So, ito naman yung Vision 1. Kung makita nyo, dark lang talaga siya na purple. May darker part sa baba. And purple talaga sa ibaba. And I love it. Kung makita nyo, nag-match pa siya sa aking nails. Okay, so gusto ko yung color ni Vision 1. And magaan lang siya. So, ito talaga yung lagi ko napapansin sa kanilang mga phones na ng ITEL. Magaan, manipis. So, very comfy siya sa kamay. And ito naman, kung si Vision 1 Plus is textured yung likod, may pattern. Ito naman guys is glossy yung likod. So, most probably prone to sa mga fingerprint smudges or fingerprints just like here, nakita nyo naman. And here, makita nyo meron siyang scanner, fingerprint scanner. Dalawang rear camera and pa-square pa rin yung frame mismo ng camera nila. And dito yung ITEL brand. Then sa upper part, nandito yung 3.5mm audio jack. Sa left side guys, nandito yung volume rockers and power button. Sa right side, wala naman so far. Then sa baba, nandito yung micro USB port and microphone. Removable siya guys. Yes, removable siya. So mabubuksan mo yung likod niya para ilagay ang SIM card. So 4G LTE ready na rin naman siya. Removable lang pala yung back cover niya para mapasok mo yung dalawang SIM card. Ayan, meron tayong SIM 1, SIM 2. And meron din tayong slot for the SD card din. Makita nyo dito sa upper part. So, ngayon na na-open na natin siya. So, let's see naman sa kanyang screen display kung gano'n siya kaganda. Okay, guys. So, nabuksan na natin yung screen display ni ITEL Vision. Hindi siya gano'n talaga ka-vibrant. Hindi gano'n talaga ka-super-duper HD. Meron din siyang drawer, no? So, you can see its other icons and other apps. Ayan, alphabetical order din. And smooth touch din naman yung screen niya. May siyang water drop display, kung makita nyo, where the front camera is being placed. At medyo makapal-kapal din yung kanyang chin. So, kung makita nyo rin guys, ang kanyang other features, we can see there na meron siyang eye share, good. Meron siyang eye cast, yes. Meron siyang one-handed mode. So, maganda. Kahit malit na nga siya, meron pa siyang one-handed mode. Meron siyang float ball. Ayan, screenshot. And nearby share and grayscale. So let's go on naman guys sa kanyang camera. Kasi diba meron tong single front cam and dual rear cam. Itong front cam naman ni ITEL Vision 1 is 5MP. And then yung likod niya guys is 8MP. Dual of course, AI camera. So yung features na camera niya is pare-pareho lang doon sa ITEL Vision 1 Plus at yung P36. So, kung makita nyo, meron siyang short video, meron siyang portrait din, yes.
and panorama, smart recognize, masyang low light, masyang HDR and pro. So anyway guys, ipapakita ko na sa inyo yung mga sample shots. So far guys, ang rear camera niya is okay naman. May pagka-smooth nga lang, no? Smooth yung quality. Pero malinaw siya, especially sa outdoor, malinaw naman siya. Smooth nga lang guys. But anyway, ma-adjust nyo naman yung beautification. Yung front niya is sakto-sakto lang din. Hindi ako as in super na-impressed. Pero guys, sa price range niya, parang sakto lang din yung performance ng front cam niya. And yun lang yung mga comment ko guys, malapit-lapit talaga siya. I mean, yung lens ng camera niya is hindi ganun ka-wide na kapag mag-selfie ka, malapit talaga yung mukha mo. So, kahit stretch pa yung kamay mo. So, yan lang talaga yung kaya niya. Hi guys! Ito yung video quality ni Vision 1 and ITEL Vision 1 and Full HD Plus daw po, 1080p. But, as I can see, the quality is not that good. Pero, ayun. Nakita niyo naman, diba? So, medyo malapit lang ako. Wala kasing wide na lens yung kanyang front cam. So, ipapakita ko sa inyo guys kung wala namang ring light support. That is the quality without ring light support. So, hindi na siya ganun kagandahan guys. Pero, yan. Please, di ba nakita niyo? Hello! Sa kanyang specification, si Vision 1 is powered na ng octa-core processor and Android 9 na rin siya. Yung kanyang RAM at ROM, meron siya 32GB of internal and 2GB of RAM. And expandable din naman yung kanyang external up to 128GB. Next is yung battery niya. So, imagine that sa kanong price niya, meron siyang 4,000 mAh. Battery capacity. So, not bad na rin yung 4,000 plus sa price range na yun. 4G LTE na siya. Sa Mobile Legend, guys, in fairness, high graphics setting. And so far, yung gaming experience is very smooth naman. Okay naman. Although yung quality is hindi ganun ka-realistic, yung, I mean, the graphic quality of the game. Pero guys, playable siya sa Mobile Legends. So, yun na guys. Tapos na natin tinest si ITEL Vision 1. Anong masasabi nyo sa kanya? Sulit ba siya? Nasusulitan ba kayo sa kanya? I wanted to know. So, please comment down below kung nasusulitan kayo sa kanya. At kung ano yung favorite part nyo kay ITEL Vision 1. Kasi for me, ang favorite ko sa kanya is very handy, magaan lang siya, and manipis lang din siya. Next is, nagustuhan ko yung gaming performance niya. In fairness naman sa kanyang price range, actually, I did not expect na papaglaruan pala siya ng ganun setting. So, smooth naman siya, playable. So, ayun. Sa camera naman, hindi ako masyadong na-impressed totally, pero okay na rin. Parang laban na rin yung camera niya sa kanyang price range, no? Yung cons naman napansin ko sa kanya, guys, is ayun na nga, micro USB pa siya. And of course, yung system niya mismo is hindi ganun talaga ka-latest, diba? Kasi mga Android 10 na yung mga smartphones ngayon. Pero, again, as what I have said, sa price range niya naman, so bakit ka pa mag-expect ng too much about this, right? As long as kung hanap mo lang naman is a smartphone na magamit mo talaga sa surfing, gaming, na simpleng ano lang, gaming experience, I think, okay naman siyang smartphone, guys. Anyway, nasa niyo pa rin yan, guys, on how to handle your phones na magtatagal talaga sila sa inyo, kahit pa anong brands pa yan. Ayun lang, guys! Marami po salamat sa panonood na aking video. I hope na nag-enjoy kayo. If you have any questions, just comment below. If I missed something, comment below. And kung ano pa yung mga suggestions yung affordable phone na gusto nyo ma-review ko, comment lang below, okay? Marami po salamat, guys, sa panonood na aking video. And see you again sa my next video. And bye!